Let's talk about your leading men. PJ, yes. Rapiolo, Richard Gutierrez, and Lloydie. Isa sa pinakamagagaling na mga artistang makakatrabaho mo at walang kahirap-hirap. Bibigyan ka niya ng take one na napakahirap na eksena. Forever yan nasa puso ko talaga. Kasi sabi kami nagsimula niyan eh. Sa totoo kasi ang swerte ko sa kanya, wala akong attitude na leading man. Kasi baka kasi hindi ko siya maging leading man kung attitude siya. Ba nung maliit ka, ganyan na, you were always interested in helping people? Hindi naman. Actually, hindi ko rin alam ate kasi hindi mo naman napaplano yung mga ganitong bagay, di ba? Parang hindi mo naman naisip na, oh, one day, tutulong ako sa ganito. Lalo na pag nagsimula ka sa wala, di ba? Hindi naman ganun, hindi naman capable yung pamilya ko na gawin yun or ako, nagsimula pa ako. But, ang Pilipino kasi kahit may pinagdadaanan, di ba? Kung nangangailangan yung kapitbahay mo, pahiram ka ng suka, pahiram pa ng toyo, bigay ka ng konting ulam sa ganito, konting kanin para may pang-ulam sila. Ano yung gumagawa ng paraan? Kahit sila, kulang din, di ba? So, baka ganun lang. Parang innate sa atin ng mga Pilipino. Pero, wala. Nothing special sa sinasabi. Nababalita lang siguro ate because I'm angiotoxin. Pero, totoo ba, Jel? Kasi ako, napag-usapan namin to ni Direct Mike, na nung nangyari yung Taal, sabi namin, abay, ba't nandun na siya kaagad? Ang bilis, ha? Oh, wala pa ang mga, you know, tao na ina-expect natin na nandun na agad. Andun ka na? Hindi naman. Hindi naman sa nakikipag-unahan, di ba? Parang, nagkataon lang kasi available ako that time at may means naman ako para gawin. Alam nga naman iasa ko pa sa ibang tao. Pwede naman ako magtawag lang eh. Pwede naman ako magpadala ng pere. Pero iba yung pakiramdam ng nararamdaman ng tao na may malasakit ka. Ikaw mismo nandun na, kamustahin mo, kamusta ka? Diba? Ang pagbibigay kasi ng relief, hindi lang naman yung ibabaksak mo lang sa alis ka na. Hindi naman, lalo na hindi pa pandemya ha. Ngayon kasi pandemya, kailangan mag-iwas, diba? Yan. Ngayon, iba, yung pandemya, Jel. Kasi parang gumrabe palalo yung iyong involvement at saka dedication sa iyong advocacy dahil nakikita ko pati mga tent, nagpipitch ka na ng mga tent sa mga ospital, mga... Sabi ko, grabe. Hindi naman. Parang wala ka bang, ano, kumbaga, in a way, was there any kind of fear? Because there was so much uncertainty noong mga super. Unang panahon. Feeling ko every week positive ako sa COVID. As in, ganun yung pakiramdam ko nung time na yun. Pero, kagaya na sinabi, kung hindi ako magsisimula, sinong gagawa? Alam mo, iutos ko sa ibang tao, hindi nga dapat lumabas yung mga tao. Kasi hindi ko sila dapat ilagay sa risk, di ba? Kaya ko magbayad. Oo, gagastos ako. Pwede naman yun, mababawi ko naman yun. Pero yung risk ng tao, ng buhay niya, ilalagay ko ba siya doon? So ako na lang. Parang kami na lang ni Neil nung umpisa kami gumagawa. Pero ate, wala naman akong kailangan patunayan o gustong patunayan or gustong maabot or tatakbo sa eleksyon. Wala akong ganun. Wala kang ganun plano. Sabi lang kasi magtulungan. So, nagtutulungan lang naman. Ginagawa ko lang yung part ko bilang isang Pilipino at bilang sinuportahan din naman ako ng tao na walang-wala ako nagsimula. Hindi binigyan nila ako ng chance para maging artista. Pinunood nila bawat teleserye ko, bawat pelikula. Binigyan nila ako ng projects, di ba? So, binibigay mo lang din naman. Paying it forward. Paying it, yes. And actually kasi pag nakakaramdam tayo ng kindness galing sa ibang tao, hindi tayo aware pero nagkakaroon siya ng ripple effect. Ripple, correct. Diba? So pag ikaw nagpakita ka sa akin ng kindness, naging sobrang inspired ako at good mood ako, magpapakita rin ako ng kindness sa kanya. And siya rin, ganun din gagawin sa ibang tao. Diba? Kwenta mo sa akin dyan ang shop and share. Kasi nagsimula yan, di ba, ngayon?
pandemic? Actually, nung ano siya, ate, the nung pandemic Ondoy, pa. During Ondoy. Ondoy days, kami ni Anne, Anne Curtis, and along with mga kasamahan nating artista, kasi mga kasama natin sa industry rin. Hindi, mga ganong project naman, hindi lang naman ikaw yun eh, tulungan yan. Diba? Maaring ikaw nakaisip, pero hindi tatakbo yan pag walang sumuporta, walang tumulong din, ganyan. So initially kayong dalawa ni Anne? Si Anne yung unang nag-reply okay. sa message ko. At hanggang ngayon, sobrang pag kausap po si Anne sa mga ganon, jive kami. Pareho kami ng ano eh, ng gusto, yung tulong lang, no fanfare, no anything. Tapos, grabe rin yung magtrabaho yung Anne. Alam ko, dati nagsimula pa lang yung showtime noon. Halos, hindi siya matutulog, didiretso sa showtime. After ng showtime, didiretso sa amin. Kasi kami nag-encode lahat. Papalinis namin, i-encode namin yung mga gamit. Search kami sa internet kung anong description ng mga ano, ng mga bags, ng mga ganyan. So, kami rin gumagawa rin naman ng mga ganun bags. Jel, sinasabi nila, yung mga taong meron, madaling magbigay, di ba? Kasi meron ka resources eh. Anong masasabi mo o ma-advise mo sa mga taong hindi naman karangyaan ang buhay o ano, pero gustong makatulong? Anong pwede mo i-advise sa kanila? Yung gusto ko rin i-promote eh, na hindi lang ang volunteerism naman kasi hindi lang sa, para sa mayaman, hindi lang para sa may kaya, na dahil may pera ka, dahil kaya mo, ikaw lang yung pwedeng kumilos. Oo. Huwag natin i-asa sa mga taong yun kasi paano kung hindi kumilos? Diba? Paano kung walang gumawa ng ganun? Diba? Ako, hindi naman ako mayaman, ate. Maraming mas mayaman sa akin sa industriya. Alam mo naman yan, maraming mas malaking talent fee sa akin. Mas maraming nakaipon kesa sa akin. Iba lang siguro nung parang, paano ba sabihin? Parang hindi ako nagko-compare, pero siguro magkakaiba lang kami ng mga diskarte kung paano i-maximize yung trabaho namin. I mean, we can do our part by simply volunteering, mag-repack. Wala kang ilalabas na pera doon. Oras at manpower lang, magbuhat, mag-organize ng mga bagay, set up ka ng website ng fundraising site para sa ganito. Maraming paraan eh. Kung gusto mong tumulong, maraming paraan. Hindi naman kailangan may pera ka lang. Pwedeng in a big ganyan. Way, pero pwede din in a small way. Actually, mas kailangan natin yun. Mm-hmm. Even yung simpleng, kumusta ka? Malaking bagay, malaking tulong yun. It matters. Malaking, I mean, di ba? Oo. Or kung magaling ka magluto, pakinabangan natin yan. Maraming mga ano ngayon, mga soup kitchen ngayon at papausbong. Correct. Pwede natin gawin. Correct. Or kung magaling ka mag-caption, volunteer ka lang ng maghawak ng mga Instagram account, ng mga Facebook account yan, pari ko na mag-caption, magaling ka mag-picture, picture ka para sa mga ganyan. Maraming paraan. At yun yung ginagawa ko rin eh. Hindi para i-show off ko na ginagawa ko, kundi sana mas ma-inspire din. Kasi hindi naman forever gagawin ko to eh. Correct. Hindi naman forever nandito. Hindi naman forever may means ako, di ba? So pagkatapos ko, may susunod. Right, right. So sa dami nitong mga nagawa mo, Jel, na advocacies, no? Wala, and, ate. Yung mga pagtulong. Hindi, totoo naman. Meron ka bang napuntahan o yung, kumbaga hindi mo makakalimutan na eksena na nung pumunta ka doon, it really disturbed you or it was difficult to be there or inspired you? Unforgettable lahat siya. Lahat na-inspire ako, ate, pero maraming mga... Madali kasi ako maapektuhan eh. Para akong sponge. Kaya siguro nagamit ko rin siya sa pag-aartista ko na na-absorb ko yung mga emosyon. Ganun din, pag lumalabas ako, na-absorb ko kung anong problema mo, ganyan. So sobrang naapektuhan din ako nun. Isa sa hindi ko makakalimutan is yung sa Ondoy, sa may Payatas area. Dati kasi may naalagaan akong community dun. Na-wipe out yung community. May mga nag-survive naman, pero marami kasing namatay din talaga. And meron doon, hindi ko na lang nakita, pero naikwento sa akin ng mga residente doon. Pamilya kasi sila, so inanod. Alam nilang hindi sila makaka-survive. So ang ginawa lang nila, tinali na lang nila yung sarili nila sa isa't isa para at least pag makita sila, magkakasama-sama sila.
So nahanap sila, magkakatali, magkakayakap lang. I mean, ganun. Sa panahon din ng kasi ng trahedya, walang mayaman, mahirap. Kahit mayaman ka, maapektuhan ka. Wala yun sa ganun. Doon, pantay-pantay tayong lahat. Pero dahil nga, Jel, isa kang Darna. Ooh. And modern day. Meron ako regalo sa'yo. Wait lang. Eh, gusto ko naman mag-guest it everyday. May gift. Guys, can you just please bring me? May gift? May ibang regalo ka pa. Sandali lang ha. Bukod sa kanina bitigay mo. Oh my God! Alam niyo kasi, si Angel Oxin, kahit saan, di ba? Talon-talon lang. Oh my God! Pag may time, sige lang. So, parang I figured, parang meron ka dapat celestified life jacket. So just in case, you know, sumaba ka na naman sa iyong mga, this is for you, alam mo, ate, sobrang happy ko. Ang weird! Kasi, ibig sabihin nito, sobrang kilala mo lang talaga ako. Kasi ang aking go bag ay hindi lang siyang pang-earthquake, isa siyang pang-zombie apocalypse. Ah, so, girl, yes, sandali lang, hindi pa tayo ako tapos. Oh my God! Meron kang celestified go bag. Pwede bang buksan mo? And, ay, bubuksan ko talaga yan. But thank you. Girl, ready may pito na ako kami, sa zombie apocalypse. Girl, may pito ka. Ready tayo. Kaya nga, ready okay, yan. Okay, pakibukas. Thank at saka, you. Uy, kailangan natin lahat ng ganito. Ah. Importante. Lalo na ngayon, panahon ng bagyo. Oh my God! Kilig na. Tawang-tawa siya. Seryoso ha. Kasi paano pag nagbaha? O pag nagligo? O kung ano man. Angel Oxin, babaging po yan eh. Kahit saan, di ba? O gusto mong bumagi, ayan na. Ang ganda, may ganito pa. Kasi sa akin walang bakal eh. Wala siyang clamp na ganun eh. Na-appreciate niya yung so, okay, may bakal. Ganyan sabi ko sa inyo, zombie apocalypse buhay talaga. Mm. Grabe. Oh. Oh my gosh. Bubuksan ko talaga ito isa-isa. Ito ay rainproof jacket. Tama? Oh! Kinikilig po siya sa mga ganong bagay. Sobra. Ito yung mga kaligayahan ko talaga. Pasensya na. Sobrang ganda naman ito. And the color, I love the color. Diba? Pack. Diba? Mm. Yeah! Okay siya. Yeah, yung panghanda mo yan sa mga ano. Sa'yo ha. At ano talaga ha? Naka-brand talaga siya ha. Siyempre. Pinaghandaan mo ba to? Naman. Always. Fairness to... Diba? Pwede ba mag-guest dito everyday? Pwede naman! Diyos ko, ikaw pa ba? Game na game kami ito sa'yo. Ito ay... okay, ito yung para sa gadgets. Sa cellphone especially, para pag nalubog sa baha or kung ano man maulan, safe. Kailangan to. Seryoso talaga. And this one is first aid kit. Kailangan talaga to. Jel, nakakailang sugat ka sa mga scenes mo? Mga everyday. Fight? Meron nga ako, hindi lang nakita eh. Nasunog yung legs ko dito kasi nalaglag ako sa motor. Kaya hindi na ako pinuna ng motor sa The General's Daughter. Kasi yung hindi pati, tinatry ko yung motor. Kasi hindi ako nagmamotor eh. Tinatry ko yung motor. Okay naman nung una, ganyan. Eh, nandun ako sa dulo. Sumemp lang ako. So may sunog ako dito. Ang nakakita sa akin yung cameraman namin. So sinikret namin. Kasi alam ko magpapanik yung production. So secret namin. Pero ito, lapnos yung dito ko. Ganito kalaki. Tapos pasa, ganyan. Kasi dumikit ako sa muffler. Anyway. Tapos, I think, may pilot episode ako sa isang teleserye. May black eye ako. Nasuntok ako ng stuntman. Tapos, sa Darna, ilang sunog din ako ng skin doon. Kasi, di ba, may sparkle. Shhh! Yung ganyan. Wala pang effects masyado noon. So, totoong... Kasual na kasual lang yung kinikwento lahat ng kabayo, nalilaglag ako. Harness, napatitan ako ng harness sa LRT. Isa lang yung nakakabit, yung isa napatid habang nakasabit ako. Yan. Kakunti lang naman po ang mga pinagdaanan niya. Hindi naman masyado. Hindi rin naman. May mga kasalanan din naman ako kasi meron na rin ako nasagasaan ng dolly. Na nakasabit si Tatay Charlie pa noon. Oh. Oo, muntik ako ng matag si Tatay Charlie that time kasi siya yung sagasaan ko. So, okay lang. So, ito kailangan natin ng first aid kit. Lahat naman tayo kailangan natin yan. Maghanda. True. And... oh, syempre, baterya. Bakit? Kaloka na merong celestified talaga. No? Ito rin, paghahandaan natin yan. Okay. Ay! Ayan ang paborito niya. Kailangan mo to ng utility knife. Kailangan huwag po kayong siya masyadong nagdididikit kay Jen so, pag may hawak po siyang ganyan. Alam niya pong kailangan natin yan to. Ay, eto, alam ko to.
Ito bang ginagamit sa pag-Japan? Pag sumagumalamig, di ba? Yes, girl, yes. Para sa loob ng medyas mo, di ba, pag masyado ng maginaw. Foot warmers, especially pag may mga arthritis. Sakto, pag pwede na tayo mag-travel, pwede ko itong gamitin pag meron akong pupuntahan sa summer malamig. Yes. Ah, itong ating headlamp. Kung, bakit? Di ba, bakit headlamp naman talaga ito? Alam mo, so, kung tinitignan ko dito. Ako nga, hindi ko, kaya yan? Headlamp siya, so okay siya pag may brown out, so at least free yung kamay mo. Pag hiking ka, itong gagamitin mo rin. So marami siyang purpose. Then, okay siya din flashlight, kasi flashlight, hindi mo magagamit ng kamay mo. At, kumpleto sa gloves din. Meron din para warm. Okay ah. Ay, ito ay blanket ito. So, hindi ka magiginawan. Pwede mo rin siya pang cover sa sahig. So, hindi ka pwedeng... Ano yun, ate? Yung... Hypothermia. Hypothermia, yun. Nawala naman tayo sa Pilipinas unless nasa barko ka. Yun. At nasa tubig ka. Ganun. Na madalas ay... Ay, flashlight. Oh, siyempre, kailangan pag mabilis lang. Ganun. At binigyan din niya ako ng battery. So lalagyan. Pasok sa banga. Okay. Happy ka? Super! Oh, ay, dalawa! Mo. So, pwede mo ilagay sa floor yan, ikumot mo, tapos pwede mo pang gawing trapan. Okay. At syempre, ang bag mo. Kailangan mo itong gamitin kasi pag nagbaha or umulan, at least hindi nababasa ang iyong mga emergency. At maganda siya kasing color niya. Kitang-kita ka kahit madilim. And ladies and gentlemen, ngayong araw na po ito, ilo-launch namin ang tinatawag na Home Shopping Network with Angel Oxin and Celestified Products. I'm sorry, sobrang geek lang talaga ako. Ito yung mga hilig ko sa buhay. Pasensya ka na. Wala akong bisyo, ate, pero baka ito ang bisyo ko eh. So, mga ganyan. Ang aking mga pang-preppers, mahilig ako dito. But thank you. Actually, hindi, okay lang yan. Para sa ano ka sa tatawid ka ng naman ilog. Ni Sean, please. Kung sakaling tatawid tayo ng ilog, mamali yung dumo mo kong interviewin, di ba? Okay lang. It's okay. Ano pa na siya? So, ngayon, ayaw bitawan yung bomba. Ito, kailangan to. Importante ito. Yan. Dito yan. Lalo na pag earthquake, para matrace ka nila kung saan nila pupulutin. Hindi pa rin siya natatapos mag-describe na naman ang ating... Ibebenta ito po ang first product namin sa Home Shopping Network. I think yun yung next career ko. Doon na ako. Ito po, demo girl po ako. Ito po tayo ngayon, ha? Tapos po niya maging award-winning actress. Ito po yes, tayo ngayon. Yes, siya na po ang magdedemo ngayon ng mga Celestified But products. But sobrang thank you. Ito You're kasi, welcome, Jen. Bukod sa binagay mo sa akin mga Japanese camera doon sa dressing room, ate. Oh, at napaka-excited akong i-share kay Neil yun. Love it. Ito, kailangan talaga natin ito sa buhay. So, magagamit ko talaga ito. Pero sana naman, hindi ko siya magamit. Kasi ibig sabihin, umabot na tayo sa rurok ng emergency na yun. Dapat nasa ano lang yan, nasa auto. Thank you. Nasa kotse. Thank you. Sobrang bongga na. I'm so happy. I love it. You know me so well. What is Angel Oxin as a friend? Kahit anong mangyari, kakampihan kita. Pero hindi kita kukonsentihin. Sabihin ko, lahat ng pagkakamali mo, simula ulo hanggang paa, sasabihin ko yan sa'yo. Pero kakampihan kita. Hindi kita iiwan.